Hi guys, good morning sa inyong lahat. Welcome to YouTube channel. Ito na guys yung bagong kapasitor na ipapalit natin sa dryer. Na ito guys. Ito yung luma. Ngayon, ito yung resibo sa kapasitor. 130 ang pagkakabili. Nagpunta ng kanina yung may-ari. Kailangan na maikabit na itong bago. Yun, kabalot pa. Kaya bubuksan natin guys. Samahan nyo ako guys kung paano magpalit ng bagong kapasitor. Guys, bukas na siya, tinanggalan natin yung balot. May naka ano pa yung packing tape. Kaya ito bago na to, ang ano niya, Team UIP, kasi yung luma ang kinabit. 5 UIP lang ito, yung luma. Kaya itong bago na to, i-testing natin para malaman natin kung magkamat sila. Kasi yung kinabit natin nun, temporary lang yun. Kaya ito yung kinuha natin sample dun sa tinesting natin para mabila ng bago. Kaya ito na yun. Kaya tara na, let's go, samahan nyo ako guys. Ito na guys, kinabit na natin itong inyong bagong kapasitor. Ito yung tinesting natin. Ngayon guys, yan, nakasaksak na sa outlet yung plug. Titesting natin to kung magkamat siya. Yan na guys, umikot na siya eh. Nakapreno lang yan eh. Kailangan i-adjust yung preno para yun ang mat sa motor niya, Team UIP. Ngayon guys, tatanggalin na natin itong iot na natin itong ano niya para maikabit na natin yung bulo niya. Ayan, kailangan natin ng balukin na itong electrical, yung electrical niya para makabit natin itong ito na guys, tinesting na natin yung kapasitor yung bago at saka yung washing niya. Pinikin natin na kung may problema, pero okay lang siya. Para isahan na lang ano na lang. Ito na guys, ito na yung langis na ilan nilalagay natin dito sa safety niya. Yan. Lumalabas siya na nag-stack up siya dahil na-stack na ito eh.
May nagkakaroon na siyang kalawang sa loob. Yan. Pag kayo ay gumamit sa ano guys, huwag yung grasa. Tsaka yung langis nang gagamitin, hindi pang granahe. Ayan, malambot na siya guys. Ito guys, i-share ko sa inyo itong kulay pula kapasitor. Yan, pag kayong gumawa ng washing, bago nyo tatanggalin yung balot sa wiring, tandaan yung kulay, yung mga kulay niya, yung kulay na sa motor, yung motor sa dryer, motor sa washing, at saka yung live, yun ang tatandaan. Ito yung sa live na kulay black, saka itong kulay puti, yan na lagi nyong tandaan pag kayo bawat mag-repair kayo ng appliances, para hindi na kayo malito pag ibalik na yung mga wiring. Kaya ito i-ano ko na to, i-arrange ko na siya para malinis na siya, tingnan na hindi na siya nakalaylay. Ito, yan. Yan na guys, inandar ko na yung sabay washing, dryer. Ito na yan ang kabuuan ng pag-repair ko nito. Kaya ako ito ay ginawang panaybago na yung ano guys, para makita nyo ang kabuuan sa pag-repair ko sa dryer na nagpalit tayo guys na bagong kapasitor. Kaya ito na yun. Ayan. Ngayon guys, i-ano natin tong ano, kung may problema ba sa washing, para monitor mo natin ng pang ilang minuto. O, para malaman natin kung may problema ba sa washing o itong kinabit ng bagong kapasitor. Ayan, ilagyan natin ng ano, mga bangabasan, binasa ko para talaga malaman natin kung okay na yung bagong kapasitor na Team New Wave ang kinabit natin. Hindi ko pinigaan yan para malaman natin. Arangkada guys. Ang lakas ng arangkada nito. Ang laki kasi ng ano, pagbodo. Para malalaman natin guys. Okay, condition na guys. Titingnan natin yung kapasitor na tinabit natin. Mga magkakaroon ng problema para matris natin. Yan yung ano natin yan, para malalaman natin talagang matatag ang bagong kapasitor na pinalit natin guys. Sabi ng may-ari kasi na napadubig gastos niya. Wala tayong magagawa kasi yung nabili kapasitor hindi magkamat sa motor sa dryer.
pang pisa na ipapalit. Okay, sabihin natin kung gagana yan, pero hindi yan tumatagal. Yung kapasir na nabili, hindi tumagal kasi na mababa ang joint. Ayan, magkamas na siya na binili na kapasito. Talagang 130. Guys, ayan na. Ito yung ano natin. Ng bagong kapasito. Maganda na yung input ng drive niya. Kaya ito na yung ano ko sa inyo kung sino pang hindi pa nakapag-subscribe or bill, like, comment para lagi kayo na update sa aking mga next video o sa mga baguhan na hindi pa nakapag-subscribe sa akin na channel. Ha? Ayan. Tapos na guys, para titingnan natin kung napiga na yung basa na binasa natin na para malaman natin guys. Ito na guys, wala rin ang piga guys. Oh. Kaya bago ako magpapaalam sa inyong lahat guys, shoutout pala sa inyong lahat, sa mga friend ko sa YT. Ito si Michael Portes, si Bim Vlog. Lagi nagpapasalamat sa inyong lahat pagsusuporta sa akin channel. Kaya ako ay lubos nang nagpapasalamat sa inyong lahat. Kaya hanggang dito na lang. Bye-bye.